Welcome mga kamatik, good afternoon kasi it's already 4 o'clock ng hapon at kasama ko dito si Michiru at saka si Andre, nandito sila ngayon sa bahay at today samahan niya kami mag-build ng worth 50k na unit for CP lang, hindi kasama po dito yung peripherals unit itself. Uy, the fine part! Intro hindi, dapat, hindi dapat, na hindi na ako inintay mga kaibigan. Umpisa na agad. Yung vlog na sa fun part. Yun, samahan nyo nga kami dito. Mamaya papakita namin yung mga specs na nabili namin. And hopefully, mailagay ko rin yung mga amount kung magkano yung nalaan na budget for dito. And insert intro. Ganun mo, pre. Yan, sa sobrang kamamadali, hindi na ako inintay, mga kaibigan. Pre, nanginginig ka, pre. Yan, no? Sir, ba't mo ako pinahawak ng box? Hindi ko nga alam ba't hindi mo malang pinakita pa ano yung board. So, currently, ang gamit na nilalagay ni Andre ay R7 na 37X yan, di ba? 3700X po. Ayan. At ang ating board na nabili ay Tough Gaming B450M. Ayan. Oh, ito mo to, sir? Sir, kita mo to, sir? Eh, look at that. Oh, sir, oh. Sobrang kamamadali yan. Ang nakuha nating memory, by the way, masyadong magulo yung pag-install natin. Huwag mo itutok, sir, sa aking face dahil yung computer ang habon, hindi ang aking pogi. hindi, ano to, PC building to, hindi to Mr. Pogi, joke lang. Okay, so right now we are going to put the but parang unso. So ngayon iakabit natin ngayon yung nabili nating Trident na 16GB. Hindi talaga RGB Trident. So si B450M ay may apat na slot and kaso tinapos tayo ng budget so dalawang 8GB na kinuha natin. So yun na, easy as that. So right now ito naman yung lalagyan natin yung 250 na SSD. Sobrang gigil mag-build. Hindi na ako inintay na introduce yung mga nabili na item. Siyempre, ano, pang ilan to sa mga binil ko na malulupit. Ito yung pinakamahal, no? Pag may GPU na. Pero, sa lahat ng buong set, ito yung pinakamahal so far. So right now, kinakabit na po ni Andre yung SSD. Yan, good. Good. And date niya na. Nung nakaraan, sobrang laki ng screw ha. Oh, very good. Ang galing! Walang magnet. Ano ba naman yan? Ang magnet yan. Kaya ng magnet to. Wala ka ba dyan magnet yan? Pag dinigit naman to sa magnet, magnet yan. Natin malalaman gaano kalapit na walang magnet. Ang mga taga nagbibuild, walang magnet. Ano? May hindi place yan. Pangbutol yung ano yan. Parang nipper yan. Niper kung niper. Ganun din. Nakaraman mo. I-screw. Bitawan ko na. Yun. Nice. But yung ibang mga MOBA na nakita ko, meron pang cover to yun, yung sa ROG. Itching, sir. Mga ano na yun, itching. Hindi naman, sir, parang hindi na kailangan. Hindi mo nag-iinit na. Hindi mo na mag-iinit na. So right now, ang naikabit na natin is itong dalawang slot ng 80. Parehas na 80 na DDR4 yan na 3600 to, no? MHC. Tapos, ito yung Ryzen 7 natin na Prozy. Then ang board natin nga, ulitin ko, is the Tough Gaming B450 and ito 250 na SSD na M.2. Dre, kapit mo muna to. Ayan, ito na. Ito yung medyo crucial na part. Yung, hindi ka ba may hirapan dyan? May ano, sa case muna. Kaya na right now, tatabi muna natin, siset aside natin to. Sa ano naman ito eh. Okay. Kasi aside doon natin itong ating mainboard. As of now, nakalock naman na ayos yun, di ba? Mm-hmm. Oh, goods na yan. Okay. So, yun naman tayo sa case, guys. So, yung case na nabili natin is the Fantech Aero CG8 na mid-tower case. Na mayroong tatlong fan yan. Mamaya makikita nyo. Tatlong fan in front and two fan at the back. So, it's just that na medyo hindi kami nakakita ng iba pang magandang case. So, ito yung nabili namin. Maganda na rin naman to. Maganda naman talaga to. Yun nga lang kasi yung iba kasi doon parang masyadong high-end. High-end and hindi napasok doon sa budget na nakita natin. Pero mamaya, mapakita nga, i-list down na natin yung price. Yung breakdown ng item na nabili natin. Kung paano umabot ng 50k to.
Professional unboxer to, sir. Ano, babalabag mo yung case eh. Hindi, professional unboxer. So, mabigat talaga siya, guys. So, black din. Kanina may nakita si Andre na pink. Masasabi ko, ayoko. Ganda naman pink lang. Maganda yung pink, pero kung sa tema ko, oh, ako yung gagamit. Dehins! So, ito yung itsura niya. So, ayoko lang kung nakikita nyo. Meron siyang 1, 2, at 3 fan. Ito ay 5 deck. Ayan. Kung gusto niyo talaga ng PC na or brand na mura pero quality, ito si Fantech. Kaya Fantech. Baka naman. Sinlog. Ayos pala eh. Ikaw na nag-background. Anong yung nakamit mo, Dre? Ano po ito? Mga stand-ups po. Alam mo niyo po kung bakit kailangan ng stand-ups? Bakit? Kasi hindi naman natin pwedeng didikit gawing ano, gawing skate ginagawa mag-grind dun yung motherboard mo dun sa bakal ng race, di ba? Next time na hawakan mo pag nilagay mo yung motherboard mo nung walang stand up, edi may contact dun sa case. Kapag may contact sa case, ay nako, bawal yan. Tatanggalin namin to, sir. Diyan naman nilalagay ayo eh. Diyan ba? Okay, mapupunta yan sa taas. Okay. Kasi ang bangat pag yung AIO yun natin. Kaya iniisip ko eh. Ano yung AIO, makikita nyo siya mamaya. Kung narinig ko doon, ewan kung tama term ko, mesh yung tawag dito sa yes, part. Ito yung mesh. Kasi parang dust filter. Dust filter siya. Kaya tawag siyang mesh. So para yung hangin, goods talaga nakapas sa loob ng unit. Yung nga lang, prone to salikabok. So from time to time, siguro twice a month, bubuga natin ang hangin to. Huwag na. Pating ka ba? Oo! Maganda ng backplate na kumigil ng ano, no? IO Shield backplate. So paano mo i-install ito? Simple lang! Lapag mo lang yan. Okay na. Pwede ko ba siya palin yung pagmumukha mo? Ito yung hard drive na pinarito ni Sir Tristan kanina sa daan. Dahil sobrang yugyug, pinarito niya to. So, ilan, ano yan? Ticket barcode, ha? Oo naman. Pag tinamoy natin, pwede mo nang buksan sa gilid. Hindi. Hindi nariran pa eh. Marano, tip-tip siya. Orthodox dapat tayo. Kung ako bubukasan, bubuksan ko yung pinaka parang wrap na ano doon yung minakalagay yung TV. Hindi na natin rin yun. Ito, by the way, ang binili namin hard drive ay 1TB lang. Kasi meron pa ang hard drive din sa PC ko. So hindi ko, kailangan ko pa rin gamitin yun. Kasi karamihan ng mga importanting files nandoon. So yun nandito is... Iba na mag-install lang? Na ano? Nung hard drive? Oo, ako na. Okay, ka. Oh, madali naman ikabit to eh. Sir! Kunin ang walang magnet na screwdriver. Kumuha ng apat na walang ano. So, we got 1TB na Seagate Barracuda. This is Seagate. The best budget to pa kung meron kayo. Kung bebenta ka ng Western Digital tapos mga 1TB, okay naman. Pero good for 2 months. Na kung mag-install ka, I honestly not recommend yung Western Digital. Sobrang mura na rin. Kaso nga lang, sabi ko sa inyo, bibilahan na lang namin kayo ng 1 month para doon. Nako. Okay na mag-invest ka dito, ngayon mo mag-SSD, pero highly recommend ngayon sa panahon mag-SSD ka. Pero ngayon, for backup file ito, kung malaking mga batch file or mga file mo na kailangan, dito yan. Right now, nilalagay na po ni Andre yung board doon sa ating case. So, napaka-pogi. Gold and ano lang natin dyan. Gold and black. Napaka-lupit ni Andre. Sabi nila, tatanggalin nila to. Sabi niya sa akin, tatanggalin daw to. Kasi dito lalagay yung AIO. Ewan ko lang, ba't di niya pa muna tinanggal? Oo nga, no? Bago niya ikinabit yung board. Excited ang buho ng diba? PC. Tanggalin mo muna yun. Para di ka mahirapan, di ba? So let me thank nga pala yung Mabuhay Radio Japan Worldwide for sponsoring me for this 50k worth na unit para dun na sa mas magandang streaming natin, mas magandang editing, and ayun, i-follow and like nyo rin yung page nila kasi kung gusto nyo malaman yung mga balita overseas and all over the Philippines, eh doon updated tayo doon, diba? So don't forget to hit like and follow dun sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Thank you very much po for sponsoring us and sponsoring me this 50 pesos worth well, I take two for sponsoring me this 50,000 worth na unit.
itong Hercules nito is the Corsair 816. Hindi ko alam kung anong maganda sa kanya kasi first time kong magkakaroon ng pero titignan natin sa ibang review. Tatakas daw. Ayan, ito na po. Paganto, paganto. Ang bigil ako ako. Try ito rin sa ibang gumagawa. Ito yung pinakamatagal na part na pagkabit. Yung air cooling. Pero hindi lang siya air cooling na kasi may konting liquid niya na laman. Nalagyan namin kanina. Puno yan, sir. Alam ko, puno yan. Alugin mo nga kung maririnig mo yung alog ng tubig. No? Kasi kung di mo maririnig yan, puno yan. Alugin mo nga, alam mo. Dapat it. Dapat para malaman yung legit, kaya ito dapat yung tunog. Diba? So, I think dito sa... Wait, pre, wait lang. Bago yan, tatama, hindi ba tatama sa GPU? Hindi yan natama. 120mm RAD lang. Hindi ito. Parang baliktad ha tayo. No choice tayo, pre. Hindi sir, kailangan talaga ganyan. Pag ganito kasi, matatrap dito yung tubig. Babagos ba? Okay, dito. Yung pala yung pinikin. Ay, yung tubig, yung air bubbles. Pwede naman i-adjust na. Na-adjust naman kasi ito, yun. Hindi. Dito kasi yun eh. Mapupunta dito, sure 100%. Kasi mas mataas ito eh. Kesa dyan eh. Nasa bagay. Pag nakaganto kasi, ganto dapat kaso tatama sa PCB itong mainit. So update dun sa binubuo nila, hindi ako ibubo. Okay, nagdo-document. Eto. So naikabit na yung dati kong GPU na 1050 Ti. Medyo pasok mo may GTX 1050 Ti. And then nakagabit na rin nila yung fan with the radiator and the fan. Sa tulong ni Chiru at saka ni Andre, sila bumubuo ng aking unit. Sabi nila kanina, this is 400 times faster dun sa natin kong unit. So malalaman natin sa mga kasunod na panahon at saka malalaman natin dahil na-edit ko naman. Diba? Okay ba? What's out, shout guys! Welcome to my vlog! So update na kayo, no? Accounting update lang. Ngayon, ginagawa na po ni Michiru yung basic input output system. Ayun, basic input output system ng airflow o yung air cooling natin na Corsair 860. No, at wala akong alam dyan. Wala akong alam na kailangan i-adjust yung RPM ng fan. Though alam ko naman, pero hindi ko alam na yung board ay wala akong tinatawag na ano, header, pump header na mag-a-adjust. So kailangan niyang i-manual i-set up nun para hindi masyadong mainit yung ating unit. And ano itsura niya? Ito po ang itsura niya ngayon. Bakit 600? So wala pong ilaw dito kasi hindi binuksan, hindi nila binuksan yung fan. Hindi ba nakasaksak yung molex? Hindi ba nakasaksak yung molex? So wala muna dito. CPU temperature 94 kasi di gumagana yung pump. Kaya for the meantime, yan muna. Pero look at the pogginess of our unit. Ta-da! Kaya maraming salamat po ulit sa Mabuhay Radio Japan Worldwide for sponsoring me. No, this wonderful unit na pinunta pa namin kung saan sa labat ng Quezon City. Thank you very much po. And don't forget to follow in yun. Montage time! Montage time tayo mamaya pag nabuo na yun. So kita tayo ulit mamaya konti. Thank you very much for watching and this is Master Kamote. See you on our Facebook gaming page, fb.gg official Master Kamote, para lagi nyo napapanood yung mga stream at inaaro natin. And we're going to try na sana weekly makapag-upload tayo ng mga ganitong contents or other contents na pwede nang ilapas. See you next time and ingat tayo lahat. Peace! Alright!